Worm, nandyan pa. Ah, kahit po nagiging ay tama mga kaguloy ano. So ito po yung patay na full arc. Yo, what's up mga kaguloy? Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel, ang Gurio TV. So ngayon po mga kaguloy, nandito tayo sa Barangay La Fortuna, Impasugong Bukidnon. Kung saan tayo po ay napapaligiran nandito sa taniman ng isang kilong sweet corn. Right. Maganda sana ang sweet corn. Kaso mga kagulay, meron tayong kapansin-pansin, no? Na nakikita. Ito po ang pinsala na dulot ng fall army worm. Yan. Yung fowl. Ito po. Yun, nalaglag. Okay. So ngayon po mga kagulay, meron po tayong kasama dito, no? Taniman ng sweet corn, ano po. So, ito po ang ating pag-uusapan, no? Yung atake ng fall army worm. Paano ba natin siya posibleng makontrol? O ano ba ang chemicals na maaari nating ibigay sa sweet corn natin? So ngayon po mga kagulay, kasama po natin, no? Napakaswerte po natin dahil alam po natin na napakabisi ng taong ito, no? Kasama po natin ngayon mga kagulay ang tagapamahala ng nasabing taniman ng sweet corn. Ito po, si Sir Ninyo. Alright, no? So Sir Ninyo, magandang araw sa inyo, no? Yes, magandang araw. Kumusta po? Ito, mabuti naman. Mabuti. Pero, mga problema tayong mga pinagdadaanan lalo na sa mga insektong umaatake ngayong panahon na ito. Oo nga po, nakikita ko nga parang pinutakti talaga siya ng uod, ano? Yes po. Ito bang uod sir? Ito ba yung tinatawag na fall army worm? Yes, yun yung tawag ng uod na umaatake dito sa ating insekto. So isa po siya sa napaka mapaminsalang insekto, ano po? Yes po. Sa ating taniman ng sweet corn. No, pero bago po tayo magpunta dun sa fall army worm, sir, pwede ko ba kayong matanong kung tungkol po dito sa management ng ating sweet corn? Una po, sir, napapansin ko, parang medyo malapad. Magkano ba yung, or ilang centimeters ba yung distansya ng kanyang pagitan ng row, sir? Nasa isang metro. Isang metro, yung distance between row. Between rows. Ah, okay. Kaya pala medyo malapad, ano. So, yung ano po, yung distance between hills po, sir? Nasa 40 to 70. Ah, 40 to 70. So, talagang malalayo yung kanyang distansya, ano po, sir? Ano po ba yung advantage ng... ano po ba yung advantage ng malayo at saka medyo malapit-lapit na distansya, sir? Ang naka-advantage po dito sa kapag malawak yung distance natin at saka yung mga binibigay ni Stwist na recommendation is makikita talaga natin yung kanyang bunga malalaki talaga. Malalaki tapos sa yung iba nagdo-double ear. Yes, may triple ear nga. Yung nakikita natin. Ah, oo nga ano. So gamit na gamit ito mga kagulay para sa ating mga baguhan or gustong mag start up ng ano ng pagtatanim ng gulay, ano po. So punta tayo dun sa ano sir, dun sa fertilization. May sinasabi po tayong basal application. Ano po ba yung nilagay ninyo sa kanyang linya prior to planting po o yung tinatawag natin na basal? Okay, sa prior to planting po natin ay naglalagay lang tayo ng complete fertilizer po. Complete fertilizer, yung yes. Triple 14? Yes, triple 14. Ah, okay. Tapos organic po, meron po ba? Wala na tayong nilagay na organic dito kasi dati na lagyan na ito ng chicken dung. Or chicken manure. So medyo sa assessment po sir, medyo mataba pa yung lupa. Yes, yes po. Ah, so, hindi, okay. Hindi siya necessary na lagyan ng organic.
Ah, okay. Tapos, de, sir, pagka nagtanim ka na, halimbawa, nakatanim ka na, ilang days po saka tayo mag-a-apply ng pangalawang abono natin? Para sa akin, experience ko po, dito tayo naglalaro lang sa 10 days to 15 days. 10 days to 15 days, maglagay na tayo ng abono. Yes. Yung side risk. Okay. Ano po yung abono ang ginagamit natin, sir? Experience ko rin po, side risk ko po ay nilagyan ko na lang po ng urea at saka po 1620. Urea at saka 1620. Gaano po kadami, sir, yung lagayan natin bawat puno ng sweet corn? Naglalaro lamang sa 10 grams per hills. 10 grams. 10 grams per hills. Okay. So, yung distansya po, sir, yung distansya po, ano? Yung distansya ng lagayan. Halimbawa, ito yung puno. Saan natin ilalagay yung ano? Yung abono natin, sir? Wag masyadong malapit kasi masusunog yung tanim natin. Okay. Kasi nitrate base yan. Mga ilang inches po kaya, sir? Dito mga sa isang dangkal. Isang dangkal. Mga isang dangkal? Yes. Yung layo, mga ganito? Ah, okay. So, masusunog po siya pagka medyo malapit. Lalong-lalo na siguro kung malalagay sa, ano talaga, sa yung kanyang puno. Yes po. Okay, so, isang kutsara, ano? Isang kutsara. Isang kutsara ng abono. Ah, okay. Isang kutsara ng abono po, mga kagulay, ang isa side dress ninyo. Pagkatapos po, susundan pa ba yan o yan na yan? May susunod pa kasi kunti lang yung una. Uh-huh. Kaya kailangan pa din siyang may nutrition talaga. So, may pangalawang abono na naman tayong ilalagay. Ilang days, sir? Mga 10 days yung pagitan niya or 10 to 15 days din yung pagitan niya. So, from sowing, so ang second application mo is nasa mga 30 to 35 days. Yes. Ganun po ba? 35 days. Okay. Ano naman po yung abono na gagamitin natin? Mag-iiba na yan, mag-iiba na. So, pwede tayong gumamit ng putas at saka yung complete. Putas na at saka complete. Yes. So, prior to para sa kanyang pagbubunga, ano po? Preparation po sa bunga niya. Okay. Prior mga kagulay sa kanyang reproductive stage, maglagay tayo ng complete at saka yung 0060. Okay. So, ayan po. So, yun na po ang panghuling application. Panghuling application na po. Okay. Napansin ko lang, sir, ano? Medyo may napapansin ko rin na may mga dito sa ating yung tabla niya, no? Yes. Yung tabla niya, may mga damo po, sir. Okay lang po ba to, sir? Na may mga damo-damo? Para talaga dito sa sa sweet corn, hindi siya kailangang tawag dito, dapat talaga malinis para, kasi titirahan ito ng daga. So, ngayon lang is nalate kami ng application po ng herbicide po dito kasi applyin po natin ito ng contact herbicide para hindi po to masira yung sweet corn natin. Contact herbicide po. So you mentioned po contact herbicide. Ano po ba yung example ng ating contact na herbicide na pwede nating ibigay dito sa ating mga damo, sir? Yes, pwede tayong gumamit ng glufosinate ammonium. Yung for example is yung Basta. Yung Basta. Yung sa BASF. Yes. Ano BASF. Po? BASF. Basta. So, ang Basta po, sir, ang pag-apply ng Basta, dapat dapat hindi natin matamaan yung sweet corn, ano po? Yes po. Yun. So ano po ang dapat gawin para hindi matamaan yung sweet corn? Kailangan mas mataas yung sweet corn. And then, the same time, kailangan tayong gumamit ng shield para hindi talaga matamaan yung sweet corn. Okay. Nai-imagine ko na, mga kagulay. So, dapat, halimbawa, ito po, okay na po to. Yung height. Yung height ng sweet corn. Yes, so, nai-imagine ko po, sir, yung tinatawag ninyo na harang, para ba siyang lalagyan natin ng imbudo, yung yes. Nozzle ng sprayer, para hindi siya
kumalat dito sa matamaan yung ating mga ano. Ah, okay. Na-imagine ko na mga kagulay. So, yan lang po ang about sa ating production. Ano po? So, maghihintay lang tayo. Ilang days po ba to bago mag-harvest yung ating sweet corn? Nasa 75 days after sowing. 75 days after sowing. So, 85 days. Depende po sa elevation niya. Elevation, no? So, kapag malamig, medyo matagal-tagal. Ano po? Matagal. Ah, okay. Napansin ko rin, sir, parang hindi siya gaanong tinamaan ng ano, ng blight. Ano yes. po? Ano po ba yung sikreto niyong fungicide dito, sir? Kasi yung ibang sweet corn natin, eh, napoproblema sa mga blight-blight, eh. Layab yung term nila dito sa... Ah, sa layab, oo. Ito, ginamitan na ito natin ng ano, ng pyraclostrobin, yung cabrio. Pyraclostrobin, cabrio. Ah, okay. So, gaano ka-frequent po, sir, yung pag-a-apply ninyo ng cabrio? Kahit dalawang beses lang po. Kahit dalawang beses lang? Ah, okay. Sa yung timing po ng application natin is nasa 30 to 35 days at saka interval ka na lang ng 10 days. Ah, okay. So, 30 to 35 days, first application. Yes, tapos, interval ka ng 10 days. Yes, okay. So, yun po mga kagulay, no? Napaka-berding-berde ng ating sweet corn. Ito po ba yung sweet corn ng East West, sir? Yes po. Ah, okay. Ito si Macho F1. Ah, Macho F1. Okay. Maganda siya, no? So, ngayon, sir, pag-usapan naman po natin itong ating... yung ating insekto kamo na talagang umatake ng matindi sa ating pananim na sweet corn. Okay. So balik nga tayo mga kagulay dito sa ating insekto ano. So sir, napansin ko lang no, mayroon pa lang namamatay. Ano po ba may nakita ko kasing dito namatay na eh. Ano po? So ito po yung patay na fall army worm. Ayan, pumuti na siya. Ayan po mga kagulay, ang ating fall army worm. So ngayon po sir, pwede nyo bang i-share sa ating mga ka-farmers din, no? Na napoproblema sa kanilang mga pananim na sweet corn kapag inaatake na ng fall army worm. Ano po ba yung binigay ninyo na ano, na chemicals or insecticide para diyan sa fall army worm? Okay. Share ko lang mga kagulay po no. Kasi marami talagang atake kaya ginamitan ko po ito ng bagong-bago po na produkto po ng BASF. So si Stampede po. Stampede ang kanyang pangalan. Stampede po ang kanyang pangalan. Okay. So, ito po ay nasa 2 days pa lang po na application po. 2 days after application. Pero makikita na natin, sir, na patay talaga, ano? Yes po. Ah, okay. So, ito po bang sweet corn natin, magre-recover pa po yan, ano? Yes po. Kasi wala na yung kumakain sa kanya. Yes. So, anong po ulit yung pangalan, sir, ng chemicals? Stampede. Stampede. Spelling po, sir? S-T-A-M-P-E-D-E. Stampede talaga. So talagang mamamatay mga kagulay yung ating mga fall army worm sa ating mga sweet corn. Ano po? Dahil po dyan sa tinatawag na stampede. Talagang mamamatay talaga sila. Ano sir? Yes po. Sino ba naman ang hindi mamamatay kung magka-stampede? Ano po? Okay. So yan po mga kagulay. Ano? So si fall army worm. Dito rin. Nandyan pa. Kahit po nagiging ay tama mga kagulay ano. So ito po yung patay na fall army worm. Nako, ibang klase talaga yung chemicals mga kagulay na stampede. Pero safe naman po siya ano, sir. Safe po siya na ano kainin ng mga consumers natin. Yes po. Okay. So ganyan. So nakapag-apply ka na dito sir ng 2 days ago yes. ng ating stampede. All right. So, maraming salamat sir. Diyan lang po natatapos mga kagulay, no? Ang ating video para sa araw na to. Kung may natutunan po kayo kahit konti man lang sa ating video, maaari nyo pong i-like and subscribe ang ating YouTube channel, ang Gurio TV. So, maraming salamat sir, no? Sa ating kaunting idea na natutunan.
So, dyan lamang po mga kagulay ang ating short video. Maraming salamat. Keep safe and happy farming!